Lanzones po ay kilala sa Pilipinas, 75% na nag-grown sa Sulu province. Meron din po dito sa Davao, Davao region. Noong year 2007 po, ang Lanzones ay na-devastated or na-infest ng tinatawag nilang muscle scale insect na siyang nagbigay ng dahilan kung bakit nagkaroon ng mababang produksyon ng Lanzones, lalo tigit dito sa Davao region. Itong role ng Lanzones scale, sinisip-sip niya yung dahon ng Lanzones. Then, it will cause ng pagka-dieback ng Lanzones. So, ang mangyari, hindi na siya makabigay ng bunga. Kung may bunga man, wala nang lasa dahil wala na siyang food supplement dahil yung mga dahon, nalalaglag lahat ng dahon. Itong Lanzones scale na tinatawag na muscle scale, ito ay naganap unang-una aming observe sa South Cotabato sa Cablon Farm. That was 2003. Mayroong isang farmer na nagpunta sa amin sa laboratory, nagpa-inspect ng Lanzones niya. Then, pinuntahan namin doon sa Cablon Farm. Nakita namin lahat ng Lanzones trees niya, devastated lahat ng itong tinatawag natin na muscle scale insect. Next occurrence ng itong Lanzones scale, bali, pumunta na sa North Cotabato, sa area ng Kidapawan, Makilala, Magpit, na naka-devastated din sa mga around almost 7,000 trees na ang na-infest itong Lanzones scale natin. So hanggang pumunta dito sa Davao City, wherein kalinan at sa katawan-tawan, devastated pa rin ng itong Lanzones scale. So dahil dito, maraming farmer ang pumunta sa amin sa BPI kung ano ang dapat gawin. Dahil dito sa ating problema ngayon sa Lanzones, kami ay naghanap ng magandang solusyon para matulungan ang ating mga magsasaka para hindi sila mahirapan. Itong maibigay natin na tulong sa farmer, itong predator natin na tinatawag na Chilocorous beetle or sa sariling atin na black beetle na tinatawag. Ayon po sa mga eksperto, dahil nga po sa ating mga farmer ay hindi makapag-afford ng mga chemical na pang-spray. Kanila pong nakita na ang biological control ng muscle scale insect, ang Chilocorous nigrita, ay siyang malaking tulong para malower po yung infestation ng scale insect. Lalo tigit kung ang kanilang mga Lanzones pa po ay hindi pa po ganun na-infest. Ako po si Lilibeth Agbayani, study leader ng study na pinamagatang prevalence, distribution, biology, natural enemies, alternate host, and control of scale insect in Region 11. Nasa study 3 na po tayo, iyon yung evaluation of virus control management strategies for scale insect. At tumutok po tayo sa mastering ng Chilocorous nigrita, which is the biological control ng scale insect. This is funded by the ABAR under the HBCDP program with the collaborating agencies, ang DAIS MIARC, ang RCPC, ang Regional Crop Protection Center ng Region 11, at ang Bureau of Plant Industries. So layunin ng study na ito na ipaalam sa mga Lanzones growers kung paano po ang paggawa o pagproseso ng mass rearing hanggang sa pag-release. So nagkaroon po ng mass rearing gamit po ang kalabasa para mamass produce sa laboratory ang Chilocorous nigrita. At yun po ang ginamit as biological control na siyang makakatulong po para malower yung infestation. Hindi naman po totally talaga na makaubos. Malaki din pong tulong, lalo tigit sa mga farmer na hindi po maka-afford ng chemicals na pwede nilang i-apply sa kanilang mga tanim na Lanzones. Layunin din po ng study na ito na ipaalam sa ating mga farmers, lalo tigit sa mga Lanzones growers natin, na ang epekto at ang mga dapat na gawin nila, lalo tigit sa paggamit ng biological control. Ipinagbabawal po ang paggamit ng chemicals. Gawa nga ang Chilocorous nigrita ay
very sensitive po to sa fumes ng mga chemicals, hindi lang within, pag yung mga neighboring farmers din po, pag nag-a-apply sila ng chemicals, pwede pong maapektuhan yung nirelease nating Chilocorous. So dapat po, kung ito ang gagamitin nating practice, so i-stop po natin yung pag-spray o paggamit ng mga chemicals. So far naman, sa base sa surveillance namin, mayroon talagang nakitang effect yung predator natin dahil bumaba yung infestation ng scale insect natin sa Lanzones. Like before ng 2007, grabe ang devastation ng scale insect. Ang binibigay namin sa farmer, yung adult na predator. So yung iba, gusto nila magkaroon din ng kanilang sarili. So tinuturuan namin kung paano mag-mass produce sa sarili nilang bahay. Yung sa mass rearing po, mag-harvest ng healthy na squash. And then i-infest po yan gamit ang scale insect ng coconut, yun yung kukulisap na sinasabi niya, or ang aspidious destructor, na siyang madaling ma-infest po ang alternate host para sa laboratory. So pag madami na po yan, mag-i-introduce po tayo ng Chilocorous nigrita, galing po yan sa Lanzones mismo sa labas, at doon po ipapaitlog hanggang sa from itlog hanggang sa maglarvae, pupae, hanggang sa lumaki po siya. Hanggang maging adult, pag dumami na po yun, yun po yung gagamitin para i-release sa mga puno po ng Lanzones. During sa study na to, sa research, meron po tayong 7 cooperators na nabigyan o na-release nito. Ngunit yun lang po, ano lang po kasi sila, nag-adapt lang. Ay, parang beneficiary lang po sila nung Chilocorous na yun. So hindi po sila nag-adapt ng aside kay Sir Enrique Nakadayo na yung farmer po natin. Siya talaga yung nag-adapt at saka nag-gumagawa ng kanyang sariling study talaga sa kanyang mga puno. Siya po yung nag-adapt ng ganitong technology. So far, kasi po May 2014 lang po na gawa yung training. So meron din po tayong mga farmers na lumapit na humingi ng kalabasa for infestation para gawin din po nila sa kanilang mga farm, sa kanilang mga bahay para i-apply din po ang teknolohiya na ito. Sa pakikipagtulungan po ng Bureau of Plant Industry, specifically sa Pest and Disease Laboratory ng BPI, ganun din po ang Regional Crop Protection Center ng Region 11 at ang Department of Agriculture Research Division, patuloy po namin na isasagawa ang pagtulong o pag-orient at pag-disseminate ng mga information kung paano po ang pag-control nitong muscle scale insect ng Lanzones. Sa ngayong taon po, bumalik na po ang production ng Lanzones. Kumpara mo nung 2004 to 2007 na talagang wala po talagang production ng Lanzones. So nagpapasalamat po tayo sa Department of Agriculture, ang Bureau of Agricultural Research na nagbigay ng tulong para po sa study na ito upang makatulong din po sa ating mga magsasaka, lalo tigit ang mga farmer natin, ng farmer Lanzones grower natin dito sa Davao Region. Ang practice po na ito, ang mass rearing, ang pagpadami ng Chilocorous nigrita, ay magagawa din po ng mga simpleng farmer. Pwede po sa bahay lang, as long meron po, magtatanim lang po sila ng kalabasa,
At yung sa infestation naman po, walang problema doon, pwede po silang lumapit sa mga, gaya po sa amin, sa Department of Agriculture, sa Bureau of Plant Industry, o sa Regional Crop Protection Center na gumagawa po nito, nagproproduce po nito para sa infestation ng kalabasa nila. At yun po yung ipapakain while sa pag-rear ng Chilocorous nigrita. So pwede pong gawin ito ng mga small farmers natin. Sa lahat natin mga nanonood ngayon na mayroong Lanzones trees na may problema sa mga ganung sitwasyon, pwede kayong magpunta sa amin sa Bureau of Plant Industry or sa DA or just contact ang aming site, yung DA. Andito lang yun sa Davao City, within sa Bago Osyero, Mintal. Madali lang yun pupuntahan. Sa part ng Manila, mayroong ano din doon ang BPI, RCPC, sa Central Office, doon sa San Andres, Malate. Mayroon din tayo doon sa Bukidnon, yung RCPC, yung Bangkod, Bukidnon. Mayroon din tayong station doon sa Takurong, mayroong RCPC din tayo doon. So pwede kayong magpunta doon, maghingi ng tulong sa kanila.